Hello, good afternoon sa lahat. May gandang araw po. Nandito kami po magsiset ng isang makina po to, 3 cylinder which ay 40 kilowatt. Ituro ko sa inyo kung paano ito, kasi yung iba nakalito daw. Totoo naman, nakalilito ang paano siya hanapin yung paano magset ng tapet clearance. So, ang ginawa ko kasi ito, dahil wala sa manual, wala tayong ng manual, walang sinabi sa manual, pinadalan tayo ng manual, ituro ko na lang sa inyo kung paano. So, ang ginawa ko, ito yung number 1 cylinder head, binaring ko doon sa umabot siya sa racking position, tapos nagmark ako naman dito sa baba ng flywheel, dito sa gilid ng damper pala. So, minarkan ko ng number 1. Pag marka ko number 1, isang 360 degrees, isang 360 rotation, yon ang setting natin ng cylinder number 1. Tapos, pag nakita ko na yung nakamarking ako ng number 1, umiinikot ko naman yung makina, yung crankshaft, humanap ako ng racking position na ng number 2. Pag number 2, nagmarking naman ako ulit dito sa isang white out dito sa damper. So minarkan ko siya ng number 2, tapos at sa kasama ko naglagay naman ako dito sa, ibig sabihin racking position 360 degrees, yon ang setting ng number 2. Inulit naman isang normal rotation sa normal rotation ng makina, dito naman siya sa number 3, ang malapit sa cooling pan. Ito yung number 3 sa racking position, tapos nagmark ka naman kami ulit ng dito sa number 3 sa damper. So may mga number yan dito sa damper, 1, 2, 3, nakita ko. Tapos 360 degrees o 360 rotation ng crankshaft, nakita namin doon sa setting naman ng sa number 3. So nakita namin sa umabot talaga siya ng ang firing order niya sa 1 1 3 2. 1 3 2, yun ang niya firing order, at saka 0.20 sa intake at saka 0.30 sa exhaust. So ganun nga, may pinakita ko ditong video, yung sinulat ko dito yung solve ng So kita yan. Settings number 1, pero bago ko nakakuha ng settings, nilagay ko muna doon sa racking position. So inikot yung crankshaft, so nakita ko ng settings. So lahat ng settings yon, 1 3 2. So pagtapos ng settings number 1, pagbaring mo, magdadaan ka pa ng racking number 2. Tapos saka na settings number 3. Tapos baring ka konti, dadaan pa siya ng racking number 1, saka siya mag-setting number 2. Tapos racking naman 3, racking number 3, balik ka naman sa setting number 1. So yun ang ng makina na ito, yung Whitsay na to. So sana kung mayroong kunting katanungan kayo, pwede kayo mag-chat sa akin, para kasi bagong makina to, lahat ng bagong makina ini-study ko, at saka ituturo ko rin sa inyo kung anong nalalaman ko. Yun lang, maraming salamat po. Sana kayo, itong mga kasamaan ko, itong mga bagong subscribe daw, bagong vloggers. Thank you sa inyo lahat. Sana makatulong kami sa inyo. Bye-bye.